Hello, 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 hello mga ka-dreamers! Heto na naman ako at eto pa naman ako. Mangungulit naman ako sa inyo. At ating pag-uusapan ngayon, nagkakabulol-bulol ako. Kukumustahin ko muna kayo. Mga ka-guys, mga ka-dreamers, mga ka-og-egsoon, orupod, kahigugma, kabanwa, amigo, amiga. Okay guys. Haters not allowed. Okay. Saan mang sulok kayo ng mundo, magandang maganda pa kayo kaysa sa akin. Ayos lang yan. Okay lang yan kahit lamang kayo sa akin. Ayos lang yan. Masaya ako sa ginagawa nyo para sa akin at masaya rin, sana masaya rin kayo para sa mga pinagagagawa ko. Okay guys. Ang topic natin for today ay ang limang sign ng taong naiinis sa'yo. Naiinggit sa'yo pala. Oh my God. Okay guys, kasi gustong-gusto ko talaga ang topic na ito. Nakaka-pressure yan, tsaka nakaka-tindig balahibo ito eh. Parang gusto kong tumakbo pala eh. Okay guys, umpisahan na natin. Ang sign ng naiinggit sa'yo, eto na. Para lang nakalive eh. Number one, naiinis siya sa mga post mo. Okay, explain natin ha. Naiinis siya sa mga post mo. Pag nakikita ang medyo maayos ang suot mo, magandang ano mo, siyempre magpo-post ka ng thanks God, I'm blessed today. Parang naiinis siya sa post mo na blessed ka sa today. Siguro ang mga gusto niyang post, yung mga negative na nangyayari sa'yo. Yan ang sign ng taong naiinggit sa'yo. Yan, naiinis siya sa mga post mo. Okay, tip number two, na siya ay naiinggit at naiinis sa'yo. Dinadalaw niya ang timeline mo, nag-i-stalk siya, stalker. Ako never kong ginawa yan sa mga friends ko, ini-stalk ko. Yung tinitingnan ko yung mga timeline niya, kasi doon naman, dumadaan naman yung sa wall ko, at saka lahat ng mga negative at positive. Kung relate dito lahat ng friends and family and relatives ko sa Facebook, lahat ng comments ko, puro funny at saka puro likes ko, puro love. Siya, ini-stalk niya ako, dinadala niya kung ano mga nangyari sa buhay ko, gusto niyang alamin ang buhay ko. Chismosa, may pagka-chismosa pa, ingitira na, chismosa pa eh. Okay, dumako naman tayo sa sign number 3. Sign number 3 na taong naiinis at naiinggit sa'yo, okay. Okay. Naiinis siya sa mga post na bagay na mayroon ka. Naiinis siya, naiinggit nga eh. Naiinggit ba naman natutuwa? Natural, pag naiinggit sa'yo, naiinis nga. Example, nag-post siya ng bagay na may negosyo ka, o kaya may binili kang bagong ano, may bagong sasakyan, mga ganon, may magandang nangyari sa buhay, may pinos mo ang anak mong maganda, inis na inis siya doon. Ayun ko ba, Diyos ko, Panginoon ko, ayun yata ang tinatawag na insecure, yun ang insecure, yun ang tawag doon, insecure. Kasi kung hindi ka insecure, ba't ka masasaktan sa mga post? At saka bukod pa doon, pag nag-post na maganda, abay, magpaganda ka rin, para hindi ka ma-insecure sa mga magaganda na kagaya namin, mga kamag-anak ko rito sa FB World, mga relatives, mga friends ko sa YouTube, na libo-libo na, malahat kami magaganda, wala kami magagawa doon, maganda na kami, mababait pa kami, ha, lalabang ka? Okay, tips number 4. Sign ito ng naiinggit sa'yo. Pagbibintang kang ka ng mga bagay-bagay na puro kasinungalingan. Diyos ko guys, may mga taong kanyan, yung marunong silang gumawa, sabi pa nga sa Bisaya, nakapandayin iti. Yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa, na malabo mo naman gawin. Ibibintang sa'yo yon, ibibintang sa'yo at kung ano-ano pang sasabihin, dudugtungan pa guys, marunong pang magdugtong. Take note guys ha, naiinggit na't naiinis at na marunong pang magdugtong, nakapanday pa yun iti. Sabi pa nga ng nanay ko at lola ko noon. Ito yun yung naiinis at naiinggit, ito na yun. Okay, nasa mata pa tayo. Dako na nga tayo sa sign number 5. Ako tumatayo ang balahibo ko, gusto ko tumakbo sa mga pinagsasabi ko dito. Gusto kong tumakbo ng malayo at magmuni-muni na lang. Pangit ang ugali niya. Pangit pa siya. Oh, guys.
guys, kabawa naman siya. Pangit na siya, pangit ng ugali. Di ba guys, nakakaawa yung ganun. Hindi kagaya natin, kagaya natin lahat. Maganda na tayo. Sa panlaban, panlabas nating anyo, maganda na tayo. Maganda pa ang kalooban natin. Di ba guys? Lahat ng mga friends ko ganyan, magaganda na sila. Magaganda pa ang kalooban. Di ba? Parang ano lang, parang bonus na lang yung ganda nun eh. Kasi importante sa isang tao, maganda ang kalobang mo. Kasi in case na magka-problema ka, magkaroon ka ng problema, maraming tutulong sa'yo guys. Hindi abang panahon, hindi ka magkakaproblema. Kasi ang problema, kakambal ng buhay ng tao yan. Sabi pa nga nila, pag wala kang problema, abnormal ka. Di ba guys? Ito ang sign, limang sign ng taong naiinggit at naiinis sa'yo. Yung mga tao na yan, yan ang mga tinatawag na insecure, na dapat nagsisikap sila, na makita kang nagsasucess, dapat sila gawin kanilang idolo, ehemplo, na magsikap dapat sila, na gumawa sila ng mga bagay na ikauunlad nila, hindi susubaybayan na lang nila na susubaybayan ang buhay mo. Bad yun, guys. Hindi ka-asenso. Mga taong ganun, hindi umaasenso. Alam nyo ba, guys? Ganun yun. Kaya ang tip ko sa inyo para maging mapanatag ang buhay natin, huwag kayo mainggit sa iba na gumaganda ang buhay. Gumawa kayo ng paraan para sa ikagaganda at ikabubuti ng inyong buhay. At ang pinaka-tips ko sa inyo sa lahat mga guys, huwag kayo makalimot sa Panginoong Diyos natin. Dahil at lahat ng nangyayari sa atin, pagsubok lang lahat yan. At ang lahat ng mga nangyaring saksik sa atin, may blessing ng Panginoon yan. Kasi magandang ginawa mo sa kapwa mo, ayan ang tinatawag na good and bad karma. Kasi magandang ginawa mo sa kapwa mo, unang-una, yan ang sabi kasi ng Panginoon Diyos natin, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway. Ngayon, pag ginawa mo yon, maraming blessing na mangyayari sa'yo. Kaya ako, lahat ng, siya lang naman, kaisa-isa lang siya sa buhay ko na naiinis at naiinggit sa akin. Kaya pinatawad ko na siya, pinagpasa Diyos ko na lang. Kasi alam ko, ramdam ko yan na mahal ako ng Panginoon. Kasi kahit saan ako pumunta, safe ako sa lahat ng lugar na pinupuntan ko. At saka nakakatagpo ako ng employer na babait sa akin. Yan. First na blessing na blessing ka. Kasi dito sa abroad, wala kang kamag-anak, kundi kailangan na magiging kakampi mo lang ang employer mo. Kaya nga, guys, blessing sa akin yung malaki na ang sahod ko. Mabait pa ang employer ko sa akin. Open pa ako sa lahat ng bagay. Open pa ako sa lahat ng gusto ko. Tinawag mo pa, guys, ang kwarto ko. Ayan. I-video ko nga ang konti. Para yung insecure na yan at ano na ingit. Ayan, parang ma-store ako sa kwarto. Ayan. Yung iba, ipinakahon ko na yung iba. Ipinakahon ko na. Kasi siyempre, pag umuwi talaga ako, namimigay ako ng pasalubong. Kasi blessing nga sa akin, parang ibinabalik ko lang sa tao yon, mga pasalubong na yan. Kaya, guys, kung sino man dyan ang naiingit dyan, ako guys, alisin nyo na ingit sa puso nyo at walang mangyayari sa inyo. Alisin nyo ang pagkasuklam nyo sa kapwa nyo at saka pagkasuklam nyo, pagka-insecure nyo, alisin nyo na yun. Kung ano man nangyayari sa buhay nyo, isipin nyo na lang yun na bigay ng Panginoon yun, kasi hindi naging maganda ang pagtingin nyo at pagtrato nyo sa kapwa nyo. Ganun na lang guys. Kaya good luck guys! Good luck! Magpapaalam na ako. Mashallah, ma-hear nyo eh. Shishi there in China. Dono ba adin Bangladesh? So Korea and Pakistan. Dono arigato gozaimasu in Japan. Thank you very much in English. Thank you so much guys for subscribing my channel. And thank you so much. All the people love me and embrace me and love me who sunsino man ako. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Bye-bye. Mwah!